Magandang araw muli mga bata. Kamusta kayo? Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Umpisahan natin ang ating araw ng isang panalangin. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then, we'd lift them up and give them back to you. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin. Upang tayo ay maging aktibo at masigla, tayo ay mag-ehersisyo muna. Ah!
maaari nang umupo. Gawing komportable ang inyong pwesto upang maging mas magaan ang pakikinig kay teacher at mas madali na maunawaan ang ating aralin. Pagbasa ng oras. Hello mga bata, ikinagagalak ko na makita kayong muli. Ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang paraan ng pagbasa ng oras. Handa na ba kayo? Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan mga bata? Tama! Ang tawag dito ay orasan. Marunong ba kayong tumingin kung ano ang oras na? Ngayong araw na to, alamin natin mga bata kung ano-ano ang ginagampanan ng bawat bahagi ng orasan. At kung gaano kahalaga ang matuto bumasa ng oras. Ito ang mga bahagi ng orasan. Ang orasan mga bata ay binubuo ng 12 mga bilang. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 at 12. At ito ay binubuo rin ng 3 mga kamay. Halina't alamin kung para saan ang mga kamay ng orasan. Magsimula tayo sa kulay asul na kamay o ang maliit na kamay kung saan ito ang kamay para sa oras. Itinuturo nito kung ano ang oras na. Samantalang ito namang berdeng ito na mas mahabang kamay ay ang kamay para sa minuto. Itinuturo nito kung ilang minuto na ang nakakalipas sa bawat oras. At ang panghuling kamay naman ay ito, ang kamay para sa segundo. Ito ang mayroong pinakamabilis sa paggalaw sa 3 kamay. Pagbasa ng kamay para sa oras, palagi mong tatandaan ang bagay na ito. Ang mga oras sa isang relo ay binubuo ng 12 bilang. Bilang 1, 2, bilang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 at 12. Ulitin mo nga. Magaling! Huwag makakalimot sa mga numerong ito upang makabasa ka ng oras. Ngayon, dumako na tayo sa pagbasa ng kamay para sa oras. Ang unang dapat gawin, tingnan ang maliit na kamay kung saan ito nakaturo. Dito nakaturo ito sa bilang 9, kaya isusulat natin ang oras ngayon ay bilang 9. Samantalang ang mahabang kamay naman ay nakatapat sa bilang 12. Kapag isinulat natin ito, 2 bilang wala o 0 ang ating ilalagay. 1, 2 at pag binasa natin ito, ang basa dito mga bata ay 9 o'clock. Ulitin mo, 9 o'clock, magaling! Basahin mo ang oras saan nakatutok ang maliit na kamay. Sa bilang 11, isulat natin ang oras na 11. Galing! Samantalang mahabang kamay naman ay nasa bilang 12. Ano nga ulit ang ating isusulat kapag ito ay nasa tapat ng 12? Tama, 2 bilang wala o 0. Ang tawag dito ay 11 o'clock. Ulitin mo! Ito naman ang ating basahin. Nakatapat ang maliit na kamay sa bilang 2. Samantalang sa bilang 12 ulit, nakatapat ang mahabang kamay.
At ang basa dito ay 2 o'clock. Ulitin mo. 2 o'clock. Mahusay. Samantalang mga bata, narito naman ang dapat tandaan sa pagbasa ng kamay para sa minuto. Kapag tumapat ang kamay na para sa minuto, sa bilang isa, ito ay babasahin natin bilang 5. Sa dalawa naman ay 10 o 10. Pag ito naman ay tumapat sa 3, 15 ang basa natin. Ang sunod ay 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, at 60. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 o 6 na po, dahil mayroong 6 na po minuto sa loob ng isang oras. Teacher Pam, bakit nga ba sa bilang 5 nagsisimula ang pagbasa ng kamay para sa minuto? Alam mo ba kung bakit? Dahil sa pagitan nito, mayroong mga bilang na tag-limang segundo. Kaya naman tayo nagsisimula sa bilang 5. Basahin ang oras saan nakatutok ang maliit na kamay. Tama, sa bilang 1, kaya isusulat natin ang bilang 1. Samantalang ang ikalawang kamay naman na minuto ay nakatapat sa bilang 4. Paano nga babasahin ito? Ulitin natin. 5, 10, 15, 20. Kaya ang isusulat natin ay ang bilang 20. Pag binasa ito mga bata, 1, 20. Ulitin mo. 1, 20. Mahusay. Basahin ng oras. Saan nakatutok ang kamay ng oras? 10. Magaling. Samantalang ang kamay para sa minuto ay nakatutok sa bilang 6. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Isulat natin ang bilang 30. Ang basa dito ay 10, 30. Ulitin mo. 10, 30. Mahusay. Basahin mo ito. Ang maliit na kamay ay nakatutok sa bilang 5. Isulat natin ang bilang 5. At ang mahabang kamay naman ay sa bilang 3. 5, 10, 15. Kaya ang isusulat natin ay bilang 15. Basahin mo. 5, 15. Ulitin mo. 5, 15. Bakit nga ba mahalaga ang pagbasa ng oras mga bata? Alam niyo ba kung bakit? Dahil ito ay kailangan ninyo sa inyong pamumuhay sa araw-araw. Ang ilan sa mga halimbawa ay una, upang hindi kayo mahuli sa pagpasok ninyo sa klase. Ikalawa, mahalagang alam ninyo ang tamang oras ng pag-inom ng gamot. At ikatlo, mahalaga ang pagbasa ng oras upang malaman mo kung oras na ba ng pagkain. Subukan mo ngang bumasa ng oras. 4 o'clock. 4 o'clock. Eh ito kaya. 2 o'clock. 1 o'clock. 1 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock. 10:05. 1:25.
1:25. Ngayon naman, kunin ang inyong module at hanapin ang pahina na ito. Mga magulang, paalala po, gabayan ang mga bata sa kanilang gawain. Maaari nyo rin pong ipapanood muli ang video na ito habang sila ay nagsasagot. Mahusay mga bata, ngayon tapos ng magsagot, maaari nang iligpit ang gamit, siguradong gutom na kayo. Tayo munang umawit bago kayo kumain. Kakalimutang manalangin at maghugas ng kamay bago kumain. Enjoy your food mga bata!